Hello friends! Welcome to Sampayan Garden. In this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano magpatubo ng talbos ng kamote from cuttings. Kapag nagluluto po tayo ng ulam with talbos ng kamote, usually tinatapon po natin yung mga tangkay kasi matigas na, no? Hindi siya naluluto. Well, imbes na itapon or i-compost, pwede po nating subukan ulit patubuin para makapag-harvest pa tayo ng talbos ng kamote sa kanya. Ang gagawin lang po natin ay puputulin po natin yung mga tangkay na naka-attach dun sa leaves. Ayan, putulin lang po natin lahat. So tanggalin lang po natin isa-isa. After po nating maputol yung mga tangkay, i-compost po natin sila para zero waste tayo sa ating kitchen and sa ating garden. Pwede naman po natin itong itanim sa lupa, no? Kaso masyado po siyang mahaba dun sa paso, kaya puputulin ko siya sa gitna. Remember guys, kapag nagpuputol po tayo ng halaman, hahanapin po natin yung node. Yung node po ay doon po tutubo yung mga bagong ugat at doon din po uusbong yung mga bagong dahon. Mahalaga po na hanapin muna natin yung node bago po tayo magputol. After nating maputol sa gitna, ihanda naman natin yung garapon na may tubig kung saan doon natin papaugatin yung mga talbos ng kamote. Ang gagawin po natin ay ibababad po natin sa tubig hanggang umugat. Wala pong problema kung baliktad nyo po mailagay yung cuttings ng talbos ng kamote. Tutubuan at tutubuan pa rin po ito ng ugat. Alright, so kapag nalagay na natin lahat ng mga papaugatin nating talbos ng kamote, ilalagay po natin yung garapon sa hindi po masyado naarawan. Kasi kapag sa naarawan po, maaari pong magkaroon ng lumot yung tubig. So sa shaded part lang po. After 4 to 6 days, ganito na po itsura ng ating mga talbos ng kamote. Kapansin-pansin po na meron na pong mga ugat na tumubo. Ayan, no, mahaba na rin po sila. So kapag ganito na po yung ugat, ano, pwede na po natin silang itanim sa lupa. Kasi kapag pinatagal po natin sila sa tubig, maaari po itong mabulok. Yung mga talbos ng kamote naman na hindi umugat, eh okay lang po yan. Tutubo at tutubo pa rin po yan. Pinapaugat lang po natin yung mga talbos ng kamote para mas tumaas yung kanilang success growth. Gagamitin ko pong pot ay plastic container. Ang lupa po na gagamitin ko ay syempre garden soil lang po na may halong organic compost. So kung gusto nyo pong malaman kung paano po gumawa ng organic compost, meron po akong ginawang video tungkol dito. Check nyo na lang po sa description or sa aking YouTube channel. Complete guide na po yun kung paano mag-start hanggang sa pag-harvest nila. So, kung gusto nyo pong gumawa ng compost, better check that out. Alright, so after natin malagay yung mga lupa, lalagay na po natin yung mga talbos ng kamote. Pwede po natin direktang itusok yung mga cuttings ng talbos ng kamote, pero para maprotektahan po yung mga ugat, eh gumawa po muna ng hukay, no? Maliit na hukay, siguro mga 2 inches na lalim, and then dahan-dahan pong ilagay yung mga cuttings ng talbos ng kamote. Dahan-dahan lang po ha, para hindi po masira yung root system na meron sila. Kapag nalagay na natin, of course, diligan na po natin. So kung nangongolekta po kayo ng rainwater, mas maganda kasi mas makatipid po tayo sa ating tubig. Pero kung wala naman po tayong naipon na rainwater, yung mga tubig gripo ay okay lang din naman po. After 16 days, ito na po yung itsura ng ating talbos ng kamote. So, sa dami-rami ng aking mga tinanim, ano, dalawa lang yung naging successful. This is a good example na kapag nagtatanim tayo, ano, hindi po lahat ay magiging successful. Accept that fact. Kapag ganito, wala naman pong problema, ano, umulit na lang po tayo ulit. So, sa akin, tatanggalin ko yung mga hindi naging successful and then tataniman ko po ng bago.
Ganun lang po sa gardening, ano, huwag po tayong mawala ng pag-asa kapag namamatayan tayo or hindi po nagiging successful yung ating mga tinatanim. Kasi tutubo at tutubo pa rin po yan. Maniwala lang po kayo. So another tip, kapag magpapatubo po kayo ng mga talbos ng kamote, maganda po na maglagay po kayo ng railings or yung paggagapangan po, no, kahit anong paggagapangan ng talbos ng kamote. So pwede pong pataas or pababa. Maganda po kapag pataas kasi para hindi siya matapakan. Alright, so that's it. Another example na mga bagay na patapon na pero pwede po pala nating pakinabangan, ano? So yan po yung talbos ng kamote. So next time po na magluluto sila nanay o sila tatay ng talbos ng kamote, pwede niyo po gawin itong project na ito, ano? Actually maganda po itong panimula sa mga bata, ano? Kung gusto niyo po sila ma-introduce sa gardening, ano? Maganda po itong talbos ng kamote bilang panimula sa kanilang mga gardening journey. So together with kamatis, garlic, yan yung mga madadaling tumubo. So yeah, that's it. So sana po may natutunan po sa video na ito, and kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to hit the like button, share this video, and please don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nagsusubscribe. You can follow my other social media account. So here is my Facebook page. Ayan, nagpo-post naman po ako dyan. And yung ating Instagram account. And kung gusto niyo rin pong i-follow sa aking personal IG account, this is the IG account. Alright, so yun lang po. Maraming salamat po sa panonood, guys. And sana po may naitutulong po ako sa inyo. May naibibahagi po ako sa inyong knowledge kahit pa paano. Yun lang po. See you on my next video. Maraming salamat.